to ano ah, sikretong malupit. Total eh alam ko namang honest kayo, tsaka tayo-tayo lang naman dito. Okay, so ito sikretong malupit. Yung ipapakita ko sa inyo, ha. What's up? Pekla. So umulan kasi 2 days ago and mag-i-start na tayo ngayon yung season ng corn planting. Alright, so tuturuan ko kayo ngayon kung paano magtanim ng mais. So yung mais na itatanim natin is feed grade. Kasi dalawa yan eh, food grade and feed grade. Okay, so yung tatanim natin is feed grade. Ito yung mga kinakain ng mga baboy, mga manok, and everything. Pero syempre, sisimulan natin sa beginning. Diba? Mag-start tayo sa simula. Okay, alam naman mag-start ka sa end, diba? So papakita ko sa inyo kung ano itsura ng maisan. Lalakad tayo dito sa likod ng bahay namin. Dito na tayo sa likod ng bahay namin. Kailangan tumawid. So look left and look right. Clear. So when clear, proceed. Bago pala tayo pumunta doon, shout out muna tayo sa subscribers natin. Yung mga Dota player, PUBG, mga Clash of Clans players, okay, mga Archangels. Okay, isihan nyo lang, huwag masyadong laro ng laro. Mag-farm din tayo paminsan-minsan. At saka yung mga ML players. Ayan, okay, ako makapag-rank up, kaya dito na lang ako una. So sabi nga nila sa English eh, if you cannot beat them, just go and plant kamote. Kikita nyo yan sa ano, Libro ni Nong, Kapitulo 5, Versikulo 1. Tsaka pala, shoutout din sa mga top fans natin, ha. Chooks, Doggy, Wrecker, Dexie. So, yan yung mga fans natin, ha. Ito, ano ha, sikretong malapit. Total, eh, alam ko namang honest kayo. Tsaka, tayo-tayo lang naman dito. Okay, so ito sikretong malapit. Yung papakita ko sa inyo, ha. So, ito papakita ko sa inyo. Medyo hinahangol yung boses ko kasi yung mga kapitbahay baka marinig kayo. Okay, ito sikretong malapit. Atin-atin lang. Tayo lang dito. So mula dito hanggang doon sa tanaw ng mga mata nyo, hanggang kayang abutin ng mata nyo, ha? Sa kapitbahay namin yan. Yan ang sikreto natin, ha? Hindi sa amin yan. Okay, gusto ko lang pakita sa inyo. So eto ang itsura ng maisan kapag hindi pa nagagalaw yung lupa. Wow! So makita mo, meron tayong kaibigan doon, eh, kambing. Sakto kanina, sinampulan natin bago sila umalis. Sabi ko, para makita lang ng mga kaibigan natin, papakita ko sa inyo kung ano yung difference kapag ito ay nakararo. Okay, so ito yung hindi pa nagagalaw. Tapos ito yung na single passing. Yan, diba? So, meron kang before and after. Gagawin natin ngayon, pupunta tayo dun sa site at ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa to na maging ganito. Let's go! So, tama-tama, season na ngayon ng pagmamais. Pero yung ulan is hindi pa ganun kalakas. Kung makita nyo, medyo brown-brown pa. Bibisitahin ko lang yung ating traktora at saka yung lupang inaararo nila. Ayan na sila. Papakita ko sa inyo. Yes! Ayan sila. Nice! Okay, so gamit natin isang kubota at saka isang mase. Hindi rin po yan sponsored. Pero feeling ko sa tagal namin sa pagmamais, kasi yung tatay ko siguro mga nasa 25, 30 years sa maisan, tested na namin yung mase at saka yung kubota. So kailangan natin ng dalawa para mabilis. Okay? Kailangan to, pag gusto nyo magtanim ng mais, kailangan nyo mag-hire nito. Okay, traktora. Ang rate dito sa amin is 1,800 per hectare. Pakita ko lang din sa inyo kung ano yung difference, okay? Single passing and then double passing. Ayan, so ang ganda, di ba? Lapitan natin, makita nyo, napakaganda, buhaghag na yung lupa pag ginanon mo, di ba? So ito, matigas. Pero ito, buhaghag. Tapos nami-mix. So mga old na tangkay, magiging fertilizer pa yan ulit. So ang mangyari dito, mag-aantay na lang ng tamang ulan, tamang moisture ng lupa, and then papatamnan na natin to. Ayan. So pakita nyo dyan, doon. Hanggang doon. Alright! Woo! Yan yung kagandahan kapag natatraktora muna. Kung nag-harvest, may mga nalaglag na bini kasi reaper yung pag-harvest namin. Nung natraktora, ang nangyari is nagising yung mga binhi. Kasi usually pag may nalalaglag, natutulog yan eh. Tapos nung nabasa, tararo, ayan, tumubo sila. Kasi kailangan tanggalin yung mga yan eh. Otherwise, maghahalo-halo yung mga tanim natin, nirorostilyo ulit.
Very good, to the next level. Ay, iwan na natin itong mga to, natapusin itong area. Ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ngayon nang pag natapos na ang lahat. So pupunta na tayo to the other side of the kabilang bangir. kabilang bangir and kabilang dako. Ay, palipat tayo ngayon. Kung makikita nyo itong iba na single passing niya, mga yan. Ito, yan. Pero sobrang tumubo yung damo at saka mga lalaglag na binhi nung nag-harvest. Okay, so ganito ang daan papunta sa kabila. Yan. It's a rough road. You know, it's a rough road here. So rough road. The road is bumpy. Yes, like that. There's like potholes and rocks everywhere. Yes, so dyan naman makita nyo yung mga tabakuhan. Okay, mga tabako, mga mahilig magtabako. Dito na tayo sa kabilang site. And ito yung sinasabi ko sa inyong tapos ng Marostilio. Alright, so makikita nyo, diba? Very nice, very good. Yan pong itsura, walang damo, everything. Okay, right. Pero may mamamarkada, di ba? They survive. Dream, believe. Survive. Ito ang huwag niyong tutularan ng bata. Okay, pag nagparostilyo kayo, make sure na walang naiwan. So, pakita ko lang ulit. Yun yung mga magbabarkada. Okay, this is 2.4 hectares or 24,000 square meters. Yes. So, ang style namin sa pagtatanim ng mais is hanggang 3 passing. Itong una, araruhin muna, tapos antayin namin na tumubo yung damo. Before, pag umulan na, medyo okay na yung moisture ng lupa. Dalawang beses ulit. Minsan, pag okay na, parang eto, isang beses na lang. So, 2 to 3 passing. After nyan, mag-aantay na lang ng ulan, and then, tatamnan na natin ang mais. Okay? So, anyway, pag natingin nyo, mas okay yung practice nyo, comment nyo lang sa baba, and tignan natin kung ano ang mas okay. Ayan, so magtulungan tayo, kaibigan. Okay, hopefully, makuhanan ko to from start to finish. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung magandang binhi, ano yung mga abonong gagamitin, ano yung timing ng application, and everything. And everything. Thank you, everything. Antabayanan nyo itong series natin. Nax, diba? Series, ano? Parang K-drama lang. Parang Netflix sa Netflix lang. So, yun lang. Very short na introduction natin. And hopefully, madami kayong matutunan. Alright? So, etong yung kaibigan na sinong nagsasaming may buhay sa Fa!